Good morning. Good day. Church day. Lord day. I am Brother Cesar Capistrana. Muli na naman pong mag-share sa inyo ng Word of God. Ang ating pong topics sa araw na ito, anak, ano ba ito? Sa Biblia, ating pong aalamin yan. Meron po tayong isang talata sa araw na ito. Bago ko po basahin ang talata, tayo po ay manalangin muna. Diyos amang nasa langit, makapangyarihan sa lahat, sambahin ang ngalan mo. Diyos Ama, maraming maraming salamat po sa gabay, biyaya na pinagkakaloob niyo sa amin sa bawat isa sa amin. Di po kami magsasamang magpasalamat, Diyos Ama, sa gabay, biyaya po na pinagkakaloob niyo po sa bawat isa sa amin. Sa muli na naman pong pagdilat ng aming mga mata, ay napakalaking biyaya po ito para sa amin. Muli na naman po namin magagampanan ang aming tungkulin para sa aming sarili, tungkulin po namin para sa aming pamilya, tungkulin po namin para sa aming trabaho. Patawad po, Diyos Ama, kung kami po ay nakukulang po sa inyo, Diyos Ama. Sa ngalan ng Panginoong Yesus, Amen. Brother and sister, magandang-magandang araw na naman po ng Linggo. Ang ating po, topic, anak. Ano ba ito? Sa Biblia. Akin na po babasahin ang talata ay nasa 1 chapter 3 verse 16 to 17. Verse 16. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 17. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Amen, brother and sister. Napakaganda po ng ating nabasa mula sa Biblia. Sa nilalaman po ng talata, pinagtitibay po talaga kung gaano tayo kamahal ng ating Diyos Amang nasa langit na nandidito na kanyang nilikha na nandidito sa sanlibutan. Mahal na mahal po tayo ng ating Diyos Amang nasa langit sa pamamagitan, sa pamamaraan ay kanyang ibinigay ang kanyang kaisa-isang anak. Ating pong Panginoong Hesus Kristo. Pinababa po dito sa sanlibutan, pinababa po dito sa lupa ang kanyang kaisa-isang anak ng ating mahal na Panginoong Hesus Kristo upang hindi po tayo mapahamak, upang tayo po ay mailigtas, upang tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at makasama sa kaharian ng ating Diyos ang nasa langit. Tayo po ay magbalik tanaw nung nandito pa sa sanlibutan ng ating Panginoong Hesus Kristo, ang kanya pong mga ginawa ay pagbabahagi po, pagpapakalat ng kautusan ng kanyang Ama, kautusan ng ating Diyos Amang nasa langit. Siya po ay nangaral ng mga magagandang balita, nangaral na galing sa Ama, mga kagalian
nakalugod-lugod sa atin. Diyos Amang nasa langit. Siya po ay nagtiis hanggang sa siya ay maparusahan, maipako sa krus, namatay, at muling nabuhay ang ating Panginoong Hesukristo. Kanya pong ibinigay ang kanyang buhay. Tiniis niya ang mga paghihirap sa kanya, mga ginawang pananakit sa kanya. Tiniis ng ating Panginoong Hesukristo upang matupad ang kagustuhan ng Ama na tayo po ay mailigtas upang makasama sa karian ng Diyos upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya po magbaligtanaw po tayo ng kapanahonang nandito pa po ang ating Panginoong Hesukristo. Magbaligtanaw po tayo sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo nung siya pa ay nandito pa sa sanlibutan. Brother and sister, napaganda po ang ating nabasa mula sa Biblia. Kaya po sana ay huwag po tayong manawang kinig every Sunday na aking pong ibinabahagi na salita ng Diyos na buhay at makapangyarihan. Upang sa ganun pa ay magkaroon tayo ng gabay, kontrol at kaalaman dito po sa sanlibutan. Magtatapos na po ang ating topic, tayo po yung manalangin muli. Diyos Amang nasa langit, makapangyarihan sa lahat. Maraming maraming salamat po. Nakapagpakinig na naman po kami ng iyong salita ng buhay at makapangyarihan na nagbibigay lakas po sa aming katawan at espiritual. Diyos Amang, maraming maraming po salamat. Sa ngalan ng Panginoong Yesus, Amen. Brother and sister, magandang araw na naman po ng Linggo at salamat po sa walang sawang pakikinig. God bless to all.